Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ako pala si Kuya Cardo, nag-iisang homeowner buddy at your service. So ngayon guys, magluluto na naman tayong special recipe natin dahil nag-request nito si Mrs. ng gusto niya ng ganitong lunch. Ang lulutuin natin ngayong araw ay walang iba kundi a shrimp tempura. Yan. So, madali lang naman ang mga ingredients nito, guys, mga nuknukers. Pero syempre, kaya rin tayo nag-isip na magluto ng shrimp tempura dahil nakabili tayo sa Lazada ng non-stick frying pan. So, gagamitin natin to sa pagluluto natin ngayong araw na to. So, ang ating ingredients for today is syempre, ito, bali... inanuno natin yung shrimp na gagamitin natin. So mamaya makikita nyo rin kung paano ko siya ginawa. And then sa sauce naman, kailangan natin ng ginayad na labanos at ginger. And syempre hindi mawawala ang kikuman. And then ang ating gagamit din tayo ng tubig. Papakuluan lang natin yan. So makikita nyo mamaya kung paano natin gawin ang tempura sauce. Siyempre, kailangan din natin ng sugar doon. So, sa breading naman ng ating tempura, gagamit tayo ng flour, cornstarch, at konting magic syrup, at egg para maging malapot ang ating mixture. And then, siyempre, gagamit din tayo ng breadings. Yan. So, magluluto, magpa-fry din tayo ng, siyempre, ng talong at kamote para masarap naman ang kainan natin mamayang lunch. So, ano pang hinihintay natin, guys? So, ito na. Ipapakita ko na sa inyo kung paano magluto ng shrimp tempura at yung tempura sauce. Hanggang sa muli, guys. See you later. Bye! So, ito na nga, guys. Bali, gagawin na natin yung tempura sauce. So, maglalagay lang tayo ng tubig sa isang kaldero. Mga 2 cups of water yan ang ilalagay natin. And then, ilagay na natin yung kikuman soy sauce. Yan. So, pagkalagay niyan, pakuluin lang natin siya. So, yan nga. So, pagkakulo, lalagyan na natin siya ng asukal. Yan. Asukal na puti ang gagamitin natin. Okay? So, after that, halu-haluin lang natin para ma-mix yung sugar. And then, ilalagay na natin yung ginadgad na luya. Yan. Halu-haluin lang din natin. So, halo lang ng halo. And then, yung ginadgad na labanos. Yan. After that, naglagay din tayo ng Maggi Magic Sarap para sa lasa ng ating tempura sauce. So, yan na guys. Bali, ang ating tempura sauce. Yan. Grabe. Ang sarap. Ang bango. So, ngayon naman guys, i-prepare naman natin yung ating gagamiting tempura. So, tinanggalan ko na siya ng ulo kanina. So, ngayon, tatanggalan na natin siya ng balat. Yan. So, isa-isahin natin na tatanggalan ng balat yung shrimp. Pero, ititira natin yung pinakadulong balat para yun ang magiging tip ng ating tempura. Yan. So, ganyan lang guys ang paghimay at pagtanggal ng balat. Yan. And then, gugupitin lang natin yung pinakadulo ng buntot. Yan. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali, guys. So, isa-isa. So, ayan, papakita lang natin kung paano natin siya tinanggalan ng balat isa-isa. So, yun lang ang medyo mahaba-habang proseso na gagawin natin para dito sa shrimp tempura recipe natin. Yan. So, after that, matapos natin lahat, tanggalan ng balat, susunod naman natin gagawin yung tatanggalan natin siya ng
ugat dun sa pinakagitna kasi yun yung malansang parte ng shrimp. Yan. So, yan guys. So, ngayon, tatanggalan naman natin siya nung sinasabi ko kanina yung pinaka vein niya dito sa gitna. So, yan. Makikita nyo guys yung ugat niya na kulay itim yan. Kailangan yan matanggal. Yan. Saka delikado rin yan. Ayan yung nakaka-high blood. Yan. So, tanggalin natin yan. Isa-isa rin. Iisa-isahin natin siya guys. Hiwain natin sa gitna. And then, ayan. So, makikita nyo kagad yan. Yung pinaka-ugat na maitim dyan sa gitna. Tatanggalin natin yan isa-isa. Ganun lang ang paulit-ulitin natin na proseso para sa pag-prepare ng ating tempura shrimp. Ayan. So, after that naman, ihiwain natin to sa gitna para maging palalaparin natin yung shrimp. And then, pagkahiwa natin sa gitna, titingnan nyo yung ginagawa natin ngayon, ay ihiwaan din natin ng pa-horizontal naman yung shrimp para lumapad siya. Yan. So, para yung breadings o yung mixture na ilalagay natin mamaya kakapit ng todo dun sa shrimp. Yan. Hindi siya dudulas or hindi siya malalaglag. Yan. So, ulit-ulitin lang natin yan guys. Ganun lang. Hiwain natin sa gitna and then hiwaan natin ng mga apat na hiwa para lumapad yung ating shrimp. Yan. So, ganun lang guys. Ulit-ulitin lang natin yon. So, ganun yung proseso na gagawin natin sa pagpre-prepare ng ating shrimp na gagamitin natin para sa shrimp tempura. Yan. Ganun lang siya. Ayan na guys. Natapos na natin. Tingnan nyo naman. Ang ganda, di ba? So, yan. Ganyan dapat ang magiging itsura niya guys. Medyo malapad yung ating tempura or shrimp na gagamitin. Yan. So, isi-set aside lang muna natin yan guys. Dahil gagawin na natin yung mixture natin para sa tempura. Yun. So, we need 2 eggs. Yan. Para sa paggawa natin ng mixture. Para sa gagawin natin na breadings dito sa ating tempura. So, nilagyan din natin siya ng magic syrup. Ihalo na natin yan sa itlog para maglasa yung itlog at yung mixture. After that, ilalagay na natin yung corn starch. Yan. So, yan. And then, halu-haluin lang natin muna yung corn starch bago natin ilagay in a while yung flour o yung harina. So, yan. So, na medyo na-mix na yung kaunti yung cornstarch. So, ilalagay na natin naman yung harina dito sa ating mixture. So, ganun lang kasimple yung gagawin natin preparation para sa mixture na gagamitin natin dito sa shrimp tempura. So, halu-haluin lang yan hanggang sa totally mix yung harina, itlog, at yung cornstarch. So, makikita nyo yan, lalapot na yan. So, pag nakita nyo nang nawala na yung puti-puti doon sa paligid ng mixture, ilalagyan naman natin ito ng malamig na tubig. Again, malamig na tubig po ang gagamitin natin para lumabnaw ng konti yung ating mixture. So, malamig na tubig po ha. Kailangan talagang yung super lamig. Para yung pag nagginamit natin to, dun sa pagprito, talagang aalsa yung ating breadings doon sa tempura. Yan guys, so nilagyan pa natin ng yelo yung mixture natin para talagang malamig na malamig yung ating ginawang mixture para sa tempura. So yan guys, so magpiprito na tayo. Lalagyan na natin ng mantika dahil deep fry ang gagawin. At eto na po yung binili nating kawali or non-stick frying pan dito sa Lazada. Kanina lang po natin to na dumating at magagamit natin to para sa ating recipe for today, yung shrimp tempura. Yan. Tingnan nyo guys, makapal talaga siya. So maganda, 899 lang kasama na ang shipping fee. O, di ba nag-commercial pa? Okay, and then, so yan na guys.
So, isa-isa natin lalagay yung ating na nasausaw natin sa mixture, and then nilagyan din at and then after dun sa mixture, dun naman sa breadcrumbs para talagang medyo maganda at crispy yung ating tempura. Yan. So, makikita nyo guys, dapat mainit na mainit yung kawali natin at yung mantika para maganda ang pagka putok ng ating shrimp tempura natin. Yung mamutok-mutok, yung maganda yung pagka luto ng ating shrimp tempura. Yan. Tingnan nyo guys. So, isa-isa lang natin. Huwag natin pagdikit-dikitin para mapantay yung pagkaluto ng ating shrimp tempura. Yan. So, yan. Kikita nyo guys. Maganda yung kinalalabasan ng piniprito natin. So, maayos siya. Eksakto. At hindi siya yung malabsa yung luto ng ating tempura. Yan. So, yan. So, maya-maya guys, pag naging golden brown na yung ating piniritong shrimp tempura, ihanguin na natin yan. At syempre, alam nyo naman, magpi-plating na tayo. At the same time, while after this, maprito natin yung shrimp, magpiprito rin tayo ng sweet potato o yung kamote at eggplant or talong para as added na pang ano natin dun sa shrimp tempura natin. So, gagawa tayo ng tempura platter mamaya sa ating plating. Yan. Tingnan nyo naman guys. So, yan. Ang bango niya guys. Habang niluluto ko to, grabe. Nakakagutom na. Actually, gusto nang tumikim ni Mrs. Pero sabi ko, hintay-hintay na lang. At kakain na rin tayo. Kasi gutom na raw siya. At hindi siya nag-agahan. Anyway. So, yan na nga. So, mamaya-maya, hahanguin na natin isa-isa yung shrimp tempura natin. And then, ilalagay lang natin sa strainer para ma-drain yung excess oil. Ayan. So, isa-isa natin kunin yung shrimp tempura. Ayan, grabe. Ang bango at ang ganda ng ating pagkaluto, guys. Grabe. Excited na nga si Mrs. para tikman yung ating shrimp tempura. Kasi ito, isa sa pinaka-favorite niyang dish na talagang yan lagi ang kanyang kinakain. Every time na pumupunta kami sa isang restaurant, yan. Laging yan ang kanyang ino-order, yung shrimp tempura. So, ito na nga guys, ang ating tempura platter at with tempura sauce na tayo rin ang gumawa. So, tignan nyo ba, is nakakagutom talaga, di ba? Itsura pa lang, talagang mukhang mapaparami ang kain natin. So, nagprito tayo ng kamote at the same time ng talong. Yan. So, yung tempura sauce natin, tayo rin ang gumawa niyan, guys. Kaya, siguradong magugustuhan nyo yung ating recipe for today at panoorin nyo na lang ang complete recipe at yung procedure natin sa pagluluto. At ang mga ingredients nito ay nasa description ng ating vlog. So again, eto na. Alam ko naman, gutom na kayo. At eto na yung pinaka-favorite portion nyo, ang kainan time! Let's go! Hi guys! I'm back! And kasama ko na naman ang aking missis. And welcome to our YouTube channel! So, nandito po tayo ngayon sa Richard Danglao TV at ang ating recipe for today is ito po, shrimp tempura. So, gumawa po tayo ng tempura platter kung saan nag-fry din tayo ng sweet potato at eggplant. At gumawa rin tayo ng sarili nating tempura sauce. So, hindi na natin patatagalin to guys. Tignan nyo naman guys. Ang ganda-ganda ng ating presentation at plating. So, let's bless the food. So,
Sarado na guys. Titikman na natin ang ating nilutong shrimp tempura. Yan. Mami, do the honor. Yan. Diba? So, eto po, bali, napakadali lang naman na lutuin yung tempura natin. Pero iinom muna tayo dahil medyo maalinsangan ang panahon. Titikman ko na. Tikman mo na, Mami. How's the taste? Ha? Harap. Charap? Ayan, nagustuhan ni Mrs. na. Ayan lang, pag nagugustuhan niya, minsan araw-araw, yun lang mahirap. Oh, Mami, sweet potato. Titikman na rin natin. Sasaw-saw. Ang sarap. Perfect. Ang sarap din ang tempura sauce natin. So kanina, pinakita ko rin sa inyo kung paano ginawa yung tempura sauce. Ganun lang kasimple yung proseso niya, guys. Sarap! Ganun. Tapos eggplant. Sarap! Sa mga vegetarian dyan, pwedeng-pwede to sa inyo. Harap. Ano, Mami? From 1 to 10, anong... 11. Ha? 11. 11 talaga? Ano kung bubola pa? 11 daw eh. Paano ba yun? Kasi sa... Actually, pag kumakain kami sa labas, lagi kaming nag-order ng tempura. Lalo na sa mga... Yan, sa Ningnangan. Yan lagi ang ano na... At ang mahal lang ano ng order at konti lang siya. 10 piraso, 800 pesos yung isang order, di ba? Dito, isang kilong shrimp yung in-order natin. At, yun, ang dami. Diba? Ang tap. Hindi ba lang sa ating mama? Huh? Ano yung tignan mo ito? Eggplant. Sarap. So, sweet potato. Nagkaroon ko yung anak mo yan. Nagkaroon ko. Marami pa. Ha? Super enjoy. Super yummy. Ang sarap. Nagko-complement yun sa ano, no? So, ganun lang guys yung ano, tempura sauce. Napaka simple lang niya.
kinadkad na luya, labanos, tapos kikuman na soy sauce, plus water and sugar. Ganun lang. Tapos pakuluan nyo lang siya. Ah, pinakuluan? Hmm? Pakuluan? Hmm. So again, this is your Kuya Chard and this is my ex-girlfriend. Hanggang sa muli guys, ito po si Kuya Cardo, ang nag-iisang homeowner buddy at your service. And please don't forget to subscribe, comment, like, and share my YouTube channel Richard Danglao TV. And don't forget to click the notification bell button for all updates. Hanggang sa muli, Nuknukers! Bye!